Welcome to another episode of Bistak Chef. I'm your host, Rex Alba. So guys, welcome sa snowy Ohio. So guys, ngayong araw na ito gagawa tayo ng ating special Bisaya recipe. Ito sa Tagalog parang ginataang bilo-bilo but may konting kaibahan. So sa amin sa Bohol, sa Cebu, sa Visayas, ang tawag ito ay binignit. So perfect to, lalo na paparating na ang Holy Week. And at the same time, malamig na dito sa amin dito sa US. So let's try this out. Special Bisayang binignit. Check this out. So magpapakulo muna tayo ng tubig. Once na ready na ating boiling water, lalagay natin ating root crops, ang ating purple yam at saka ating sweet potato. Isunod rin natin ating gabi or taro. Ito muna natin tatakpan. And then after a few minutes, ilagay natin ang ating tapioca pearls. So depende sa dami na gusto nyo, I suggest na kung marami ang tubig, pwede nyo damihan. Pero pag konti ng tubig nyo, huwag nyo masyadong damihan kasi matutuyo siya. So, i-stir lang natin ng mabuti, tatakpan. And then, ilagay natin ang ating glutinous rice. So, hinugasan ko na to previously. So, nakakatulong to sa pagiging sticky or gooey ng ating binignit. So isa sa difference ng ginatang bilo-bilo ay hindi tayo gumagamit ng glutinous rice doon. So ngayon nasunod natin ating coconut milk. So 2 cans ang gagamitan natin. Guys, tingnan nyo sa description box ang exact measurement ng ating recipe. Now isunod natin ating coconut cream and then make sure na stir natin na mabuti dahil para hindi nagdikit-dikit yung ating tapioca pearls sa ilalim ng ating pot. And then we cover this up. Now, sunod natin ang Muscovado sugar or brown sugar kung wala kayo nito. Ang ating jackfruit syrup or syrup ng langka kasi nakakana ginamit natin. So, may syrup yon, pwede niyo yung gamitin. Isunod natin ang ating Savannah banana. Nakapakto and frozen initially. Mas gusto ko ito kasi hindi mapangla. Then, isunod natin ang ating langka or jackfruit strips. Since nailagay na natin ang ating jackfruit na medyo matamis, so ngayon we can adjust yung taste natin sa ating sugar. So hindi ko nilagay kaagad yung ating Muscovado sugar. Pwede kayo mag-adjust sa taste yung mas gusto ko hindi masyadong matamis para hindi nakaumay. So once mag-boil to, i-stir lang nyo once in a while, make sure na hindi magdikit-dikit lalo na yung ating tapioca pearls or landang kung mayroon kayo. Kung tender na yung root crops, pwede nang patayin yung apoy. Ang gusto ko sa binignit yung medyo watery konti, hindi too dry. So, tikman natin ito ating binignit. So, ang kabahan ng ginataang bilo-bilo, syempre walang bilo-bilo to, kundi ginamitan natin ng tapioca pearls. So, sa amin sa Visayas, landang ang tawag niyan. Similar sa tapioca pearls, mas konting, mas malaki-laki konti at mas masarap yun. Kaya lang hirap makahanap dito sa US. So, tikman na natin. Nakamiss lang na pag ano, pag Holy Week sa atin, parating may mga ganito sa Pilipinas. So nakamiss na sarap na umuwi sa Pilipinas at magbakasyon. Anyways guys, yung sa akin, gusto ko yung hindi masyado matamis. Kaya nga, kanina, inunti-unti natin yung ating sugar. So yung brown sugar or Muscovado sugar. So ito, perfect lang yung tamis, hindi nakaumay agad. And yung
ang root crops natin hindi siya durog kasi hindi overcooked. So kung durog na, ibig sabihin overcooked na yan. At saka yung ating glutinous rice, nagdadagdag lalo sa pagiging sticky ng ating or gooey ng ating binignit. So, tingnan natin. Ulit. Pwede nyo dagdagan to ng bilo-bilo if gusto nyo. Pero, perfect na to as it is. Okay? At syempre, partner yan ng ating turon. Maliliit na turon. Tingnan natin ha. Ang sarap, init. Ang sarap ng banana at saka langka ng combination. Mashaw. Tapos, isa pa. Lamig yun kayo! Salap. Ano? The best, bro. Ang sa Pampanga, tawag sa amin nito, ano? San Pelot. San Pelot, okay. Yeah. So, ang may konting variety, ang nilalagyan ng parang malagkit, kanin same. Na malagkit. Same. Tapos minimix. Same yan. Same dito. Mm-hmm. The best, bro. The best. Lamig yun kaayo. Salap. Mayroong ibang lasa siya na ano eh. Parang yun na yung kulay niya, chocolatey eh. Tsaka ibang lasa eh. Salap. Ganito yung hinahanap mo dati, yung may gumagawa sa amin dati ganito eh. Lamig yun kaayo.